Salamat sa panonood yung maikling pelikula ko. Isa lang po yung short film kung saan ipinapakita po yung talento ko na meron ako. Yung pag-oomarte o pagkakaroon ng ganitong skill ay isang pinakamagandang ibinigay sa akin ng Diyos. Kasi minsan hindi ko to hiningi na talent ito. Ipinagkaloob po sa akin ito. Kasi hindi lahat ng mga bata ay nabibigyan ng ganitong talento. I am happy that God sent me this kind of talent. Parang prestigious na rin. Amazing. Kasi para sa akin, hindi ka magkakaroon ng ganitong talento kung wala kang pinagdadaan sa buhay. Yung ano yung kahapon mo. Katulad ko. Kasi alam ko na may dahilan ba't binigyan ako ng talento na ganito. Kasi nung bata pa ako, nakakaramdam ako ng sakit. Kung kaya, yung mga emosyon ko dati, nagagawa ko ngayon, napakasakit. Kaya nga wala ako sa bayanin. I am happy because nandito na ako sa Davao ngayon, wala na ako dun sa Compostela Valley. Yung pamilya ko rin, naapektuhan din noong bagyong Pablo Bat. Yung kapitbahay tsaka kapatid na rin ng mama ko at tsaka pinsan niya na salanta dun sa bagyong Pablo dun sa Compostela Valley. At iisa lang yung gusto kong mitiin. Gusto ko bigyan ko ng karangalan yung probinsya namin. Kasi dito sa Davao, dito ako nag-aaral ngayon. Ito ang talento na pagiging na itong acting ay hindi madali. Napapasalamat ako sa Lord because again, He sent this kind of a talent. It's a prestigious talent. Parang prestigious event, diba? Na, kumbaga, ito na yung siguro isa sa mga mabuting bagay na hindi ko hiningi pero binigay sa akin. Siguro kinakailangan lang sa akin is iba pang workshop at determinado naman po ako kasi gaya nga ng sinasabi nila na walang imposible sa taong determinado at may panalangin sa Diyos. At isa pa doon, you have a faith in God at saka hope lang, think positive always. I want make Davao City and Compostela Valley province proud of me soon. Masaya po ako niyan kasi nabibigyan ko na po sila ng karangalan. Yan ang first advocacy ko in this world. And I am happy to say that and I am proud to tell you that one na ganun. Masaya ako sa talento ko. And for now, I am a student here in Samson Polytechnic College of Davao. Dito sa City of Davao is akong estudyante first year college. Ang course ko po is Bachelor of Science in Business Administration, Major in Operations Management. Itong kurso ko ay parang gusto ko na rin kasi kinakailangan dito ng sipag at syaga, katulad na lamang sa paggagawa ng mga movie, film or teleserye. Yung mga ganon, kinakailangan puyat, kulang ng tulog at syaga sipag. Magsipag lang kasi ano na eh, ito yung pinakagusto-gusto kong natrabaho, being a businessman. So na businessman yung pagiging isang actor, isa din yun sa business. Pero yung kapital mo, yung katawan mo, napakagandang bagay yan. At isa po doon, hindi ka magiging mabuting actor kung wala kang pinagdadaanan sa buhay. For me, ang isang
self-discipline. Self-discipline includes being responsible at saka makinig sa director, kasi yung director some of those is strict talaga yun sila. Being, kasi gusto ko yung mga taong strict kasi parang gusto ko na rin magpaturo. Yun talaga, gusto ko yung mga taong strict kasi the way na maramdaman ko yung pagiging strict nila, natututo na rin ako. Yun ang pinakamaganda na idulot sa akin ng mga taong strict sa buhay ko. Ngayon, sabi nga nila, Mark, walang imposible sa pangarap mo. Because in sa Bible kasi, sa Proverbs chapter 16 verse 3, if you committed to the Lord, your plans will be succeed. Kaya hindi na po ako nagtaka. Kung gusto mo manain, kung gusto mo magtagumpay, dadaan ka muna sa Panginoon. And that's my principle. Masaya ako kahit man ano yung mga pinagdadaan ko sa buhay. Pero iisa pa rin ang ngitiin ko is to help and to make my neighbors, my colleagues, my members, my family, my relatives, yung mga kasamahan ko dun sa Compost Nila Valley, na magiging proud sila. Bigyan ko po sila ng karangalan. Sila ang inspiration ko. Baliwala na yun, kasi mahirap din yung bagyo, di ba? Pero kahit kaunti, ito lang may pakita ko sa kanila na meron palang isa sa taga Compost Nila Valley na merong ganitong talento. I make them proud of me. Ang saya nun. Kaya again, praise the Lord kasi binigyan ako ng talentong ganito. Hindi man ako masyadong maganda itong short film, kasi short film hindi ako magaling. Kailangan ko pa rin magpakumbaba. Kasi God said, if you humble yourself, God will praise you. And that's my another principle. At isa pa, kung gusto mo, makukuha mo. Diba? If there's a will, there's a way. Kaya, para sa akin lang talaga, nakasalalay ang kinabukasan mo sa ngayon. Yun po. Maraming pong salamat. Shalom. Ay, Mark pala.